ka-technician at mga bagong supporter natin, bagong subscriber po natin. So ayun, pinapasalamatan ko lahat ng aking subscribers. Meron na pong 524 subscribers na po tayo. And yun, salamat, maraming salamat sa inyo, mga solid supporters at yun, mga bagong subscriber. So, syempre kung bago pa lang sa channel ko ngayon ay don't forget to subscribe and like mga videos ko para lagi kang ma-update o mapanood mo yun yung mga susunod ko pang video. So, ang gagawin natin yung video ngayon is magtuturo ko yung paano mag-repair ng isang LED TV, LED TV, kung saan ang problema niya ay may power pero hindi nag-oscillate ang screen, hindi siya. So, ito po yung TV, Skyward ang tatak. At para makita natin yung problema, ipa-plug in muna natin para malaman kung para malaman natin yung sinasabi. So, ayun. Naka-plug in siya. Then, kung mapapansin nyo, meron siyang power. Ayan. So, power on natin. So, ayun. Nag-green siya. Kumopen yung screen, kaya lang hindi natuloy. So, bumalik siya sa pula ulit. So, yung green. Bumalik siya sa pula. So, ayan. Kadalasang problema po niyan, base sa experience ko, ay meron niyang problema sa board. Pero kailangan natin siguraduhin kung dun nga ba talaga ang problema ito ngayon. So, ayun, buksan muna natin siya. So, ayun na po siya. Ayan. So, kadalasan kasi dito, ang magiging problema nito is kung bakit siya namamatay ay may problema ang mga kapasitor. So, kailangan natin siyang testing na nakaganito. Malaman natin. Ayan. Tapos, plug in. So, ulit. So, ito may power siya. May green. Pero namatay. So, bumalik siya. So, try natin siyang i-disconnect. I-disconnect ang backlight kasi minsan dito yung problema eh. Ayan. Disconnect natin ang backlight. Tapos i-plug natin ulit. Ayan. So, ayan. Power on natin. Ayun. Okay na. Gumana yung power na green. So, nag-steady siya. Steady na siya. So, backlight, baka yung problema. Pwede kaya yung capacitor. So, check muna natin yung capacitor. So, ibalik natin na yung backlight para makita niya. So, pag binalik natin siya, and so, plug-in natin. Tapos may power na kulay pula. So ayun, nakakabit po yung backlight. Tapos ito. Ano natin to? Power. Green. Pero namatay siya. Nag-blink lang yung backlight pero namatay. Pidot ulit. Green. So ayun. Bumabalik sa pula. So meaning may problema dito sana. Kinakapos siya ng supply. So kailangan natin siyang i-unplug din. Tanggalin natin itong mga wire na nakakabit. At i-check natin itong supply ng backlight. Ah, ito. Itong capacitor na ito, yung tatlo na yan. So, check na, i-check natin parehas yan. Sige, tanggalin muna natin lahat. Connections. Yan. Iwalay natin yung board kasi kailangan natin matanggal yung capacitor. Testing natin sila kung depekto ba o sa backlight ang problema. So bago sa ating pong mga beginners, bago tayo mag-check ng backlight, kailangan natin tingnan yung driver ng LED. Baka nandun ang problema kasi alam yung minsan na naging problema ng mga gantong
TV, ano yung magandang sakit ng TV. Mga capacitors. So sana nga tama ang hula natin. Hula. So, ayan. Ito yung ano niya. Board. Ah! Ginawa na. Wow. Hindi na natin magawa na to. Ito yung mga sir, oh. Ginawa na siya kasi nahihinang na siya. Kung mapapansin nyo, nahihinang na. So, ayun. Pero subukan pa rin natin, baka kaya. So, unang ito. Capacitor niya ay pare-paras 50 volts. So, subukan natin siyang tanggalin. Pero bakit kaya din pag-ana? Baka check na to. Pero i-check na rin natin. Kasi minsan pag sa tester kasi sine-check yan kala mo buo. Pero pagka sinabit mo wala. Wala pala. Hindi pala gumagana. So, ayun. Subukan natin. I-repair baka makakaya natin. Tanggal muna tayo ng isa. Tanggal tayo ng isa. Nagka-problema ito ulit. Try. So yun, try natin siyang testerin kung meron siyang kung good siya. Ayan. Ito. Oops. Okay naman. Okay siya. Pero try natin pasukan ng supply. So mas prepare ko kasi gagamitan ko siya ng supply kaysa tester kasi minsan good sa tester pero sa actual, sa totoong buhay, wala. So kailangan natin ng power supply. So ito, meron akong power supply dito, pinatatry ko dito. Pinang-testing ko ng LED ito. So, meron siyang 300 na output. Try ko to kung ano. Ito kasi yung ginagamit ko eh. So kailangan natin siyang makargahan. Tapos, check natin kung may spark. So, power on. Nasira kasi yung power supply ko na pan-check ng capacitor. So, try natin ito muna. Fire na natin kargahan. Positive, negative. So, ito yung mga, para sa ating mga beginner ito. So, ito, panigurado sa ating mga master dyan. Kaya na to. Basic na sa kanila to. So, ayan, try natin siyang i-kargahan. Ayan. Open. Spark natin. Pag-shorting natin dalawa. Ah. Wala. Wala. So, meron siyang value 50 volts. Sabi ko na nga ba eh. Kahit konting spark sana eh. Sorry guys, medyo malabo yung ating camera. Oops. Ayan, 50 volts, di ba? 50 volts, 100 UF, 100 microfarad. So, kailangan natin kumuha sa mga board sample para kung para malaman natin kung ano diyan talaga yung sira. Natin kumuha. So, wait lang ha. So, ito. Merong 50 volts. Meron siyang value na 50 volts
220 UF naon, mas mataas. So, pwede na to siguro. 100 dito eh. Diba siya ng 120. So, okay na yun. Basta yung voltahe yung importante. So, ayun, 50 volts din siya. So, kailangan natin kargahan para ikumpara natin dito sa capacitor. Kung defekto ba to o good. Pero wala siyang spark eh. So, ito. Testing. Subukan natin siyang kargaan, then kailangan i-shock natin kung may spark. So, ayan. Spark natin. Oops, meron oh. Lakas. So, oh, meron. So, as compared dito, kahit sabihin natin maliit lang na capacitor to, pero 50 volts yung value niya, meron, wala siyang, spark. So, ibig sabihin, hindi siya nagkakarga. So, baka ito na yung problema na to. Sigurado, ito na sigurado yun. Pero subukan pa rin natin i-check yung iba. Baka naman isa lang problema. So, disconnect natin lahat. Siguro nagawa ito ng unang technician pero nagka-problema ulit. Kaya lang di na binalik sa kanya. O, inaan natin itong tanggalin parehas. Problema dito, maghanap tayo ng capacitor na 50 volts. Medyo madalang lang yung 50 volts. Pero subukan natin maghanap, baka meron sakali. So, ito na po yung dalawa. So, nakahanap din ako ng capacitor, tatlo rin. So, ito. Tatlo. Pero 220 UF. So, pero try muna natin ito. Papakita ko sa inyo. Anong problema sa natin power supply. Tapos testingin natin. Spark natin sila kung meron sila. Kahit counting lang. So naglo-load pa ang natin. Power supply. So ayun. Dapat meron siya. So spark. Wala. Wala oh. Ulit. Wala. So, malamang sira tong tatlo na to. Last. Ito. Wala din, no? Spark. Wala. So, compare natin dito sa isa talaga. So, compare kasi dito, meron siya. Oops. Yun, no? Lakas, o. Yan. Kahit konting spark lang sana yung 50 volts na yun. Sana siya. So, ayun. Malamang, ito na ang problema. So, kailangan natin silang i-connect. So, ito pare-parehas naman itong voltahe ng tatlo na to. Kaya, kailangan natin silang i-replace na. Palitan natin nila. So, ito. So, ayun. Dinugtungan ko sila ng mga paa. Kasi masyadong maiksi. Tsaka mas malaking size kumpara dun sa iba. So, ayan. Tatlo. Then, kailangan din silang connect. So, pare-parehas naman to. Ang log. Ito. So, ito na po siya. Nakabit ko na po yung tatlo. Ayan. Sana gagana. Nagagana siya. Para magkabera na. So, ayan. So, pala natin siyang testing. So, ito. Mamount natin. Balik natin sa pesto. So, double check kung may short circuit. Since nawala naman, balik na natin siya. Ayan.
Tapos pinulutan. So, mamaya natin i-fix lahat at te-testing muna. So, plug-in natin. Then, sak. So, ayan. Dito yung kulay pula. Kulay pula, tingnan natin kung obra. Ayun. Sayang, gumana na siya. Tapos tingnan natin sa ilalim. Sayang siya. Yan. Yun. Gumana siya. Oops, smart TV pala to. So ayun. So yun lang po guys, yun po yung naging problema. Tatlong kapasitor. So yun, salamat sa panonood. Yun, at sana ano, natuto ka at may naramang kang tips. So yun, salamat.